Napapadalas ngayon ang mga inire-report na panghaharas na matinatawag na gagamba o gagamboys sa kahabaan ng Naiya Road. Sila po yung mga batang madalas sumasampa sa mga sasakyan ng mga dayuhang turista at balikbayan. May live report si Raffy Tima. Raffy? Itong mga nakarang araw nga, Jessica, ay panay-panay yung babala, hindi lamang ng pulisya, kundi ating mga netizens tungkol nga sa panganib itong mga tinatawag na gagamba boys. Kaya naman kanina, tayo nag-obserba sa mga kalye malapit sa Naiya. Papalapit pa lang ang aming kamera, mabilis nang kumaripas ng takbo ang lalaking ito na aming namataan sa kahabaan ng Naiya Road sa Pasay. Bago nito, namataan namin siya kasamang isa pa na nagpupunas ng mga salamin ng mga sasakyang naiipit sa traffic. Ayon sa mga traffic enforcer sa lugar, mayat mayang ino-operate ng mga pulis sa mga kalalakihang ito dahil kadalasan, kasama daw sila sa mga tinaguriang gagamba boys. Mga kalalakihang nambibiktima umano ng mga natatraffic na motorista, karamihan, mga balikbayan galing sa airport. Si Ralph, nabiktima na umano noong nakarang taon ng mga gagamba boys sa Nino Aquino Avenue matapos siyang sunduin ng kanyang kapatid. Pagdating sa stoplight na yun, nabutan namin stop. Ngayon, nung nahinto na kami, may lumapit na isang lalaki sa amin na payat. Tapos nanghihingi siya ng limos. Ngayon, binigyan ko siyang limos dahil siyempre, naawa naman ako. Pero akala niya ng lilimos lang, may iba pa palang mga kasamahan. Ngayon, nung wala na akong maibigay dahil nga yun lang yung barya ko sa bulsa, ang ginawa nila, yung mga kasamahan niya, sumakay sa stepboard na sumampa sila ron, lima sila. So, anong ginawa dun sa wiper mo after? Pinutol siya. Ang Station 9 ng Pasay Police, mayat maya na umanong operasyon mula pa noong nakarang taon. Sa pinakahuli nilang operasyon kahapon, 7 minor de edad at 3 nakatatanda ang kanilang inaresto. Nilagyan po natin ng police natin dyan sa ilalim ng tulay, lalo na po sa Naiya Road, along the streets of Naiya Road. Nilagyan po natin ng police dyan na 24/7 po para maprevent po yung mga gagambis na makaakyat pa sa mga sasakyan. Sa kabila ng operasyon, madalas din daw napapakawalan ng mga ito. Bukod sa minor de edad ang karamihan sa mga ito, wala rin komplainan. Kaya naman paglabag lang sa mga lokal na ordinansa ang kanilang naisasampang kaso laban sa mga ito. Kaya naman pakiusap ng pulisya sa mga nabiktima na ng mga gagamba boys. Magpunta po rito sa ating opisina para po mag-file ng complaint. Kung hindi po, andun po nga Pasay Police Station sa Women's para po mag-file din ng complaint po. Jessica, ayon sa Station 9 ng Pasay Police, ang peak nitong operasyon ng mga gagamba boys ay noong nakarang taon. At itong mga nakarang linggo at nakarang buwan ay talagang hindi naman na daw mataas yung mga insidente ng mga gagamba boys dahil nga sa kanilang tuloy-tuloy na operasyon. Jessica? Usually yan pag tumataas ang tourist arrivals. Kami noon, Disyembre, na biktima na kami niyan, Raffy. So isi-share ko lang yung modus. No? May pupunas-punas dun sa sasakyan. Tapos siyempre, maaawa ka, bibigyan mo ng kung anong barya na madampot mo o konting halaga na maibibigay mo, bubuksan mo yung bintana ng auto. Ngayon, hindi mo na ngayon maisara kasi nakaipit na yung kamay niya, tapos ayaw nila ng barya at maliit na halaga. Sasabihin, dollar na lang daw ang ibigay, pambili ng kilo ng bigas. Hindi mo naman maiarangkada yung sasakyan kasi mukha ka namang walang puso dahil masasaktan sila. Pero ayun, hanggang hindi ka nila tatantanan, hindi ka nila titigilan hanggat hindi mo sila binibigyan ng malaking halaga o yung dollar na hinihingi nila. Mismo yung cameraman nga natin, Jessica, ganyan na ganyan din yung kanyang ikinwento sa atin. At naobserbahan pa nila, nakita pa nila mismo yung isang insidente kung saan nagbigay na ng pera yung isang driver. At nung hindi matanggap nitong mga gagamba boys, yung amount siguro nung perang ibinibigay, ay binato sa kanyang mukha at sinapakparaw itong driver na nanggaling din sa airport. So ganoon na talaga katindi raw yung mga gagamba boys. Ayon sa Station 9, ay may posibleng elemento rin ng droga dito sa mga ginagawa nitong mga gagamba boys. Ay talaga namang napakatapang daw nila. Yung sinabi nga ng ating interview kanina, ay sumasampa sila doon sa stepboard at tinuuga yung kanilang sasakyan hanggat hindi sila nagbibigay ng pera. Kaya nga doon na napangalanan sila ng mga gagamba dahil sumasampa sila doon sa mga sasakyan kanilang binibiktima, Jessica. Oh, hindi lang limos ang hinihingi nila. Talagang nampupuwersa sila na bigyan mo sila ng malaking halaga. Minsan sinasabi pa nila, dollar naman ho, wag naman peso. May ganyan pa silang linya, ha? Ayun na nga, Jessica. At ang babalangan ng pulisya, kapag medyo umuulan,
mas marami daw sila dahil ang kanilang excuse nga ay punasan yung windshield nitong mga sasakyan kaya dumarami sila. Yung mga enforcers naman na doon, kuminsan na hindi na nasasaway itong mga to dahil yung iba naman daw talaga rito ay talaga matagal na nagpupunas lamang ng mga windshield. Pero may mga, apparently, may mga pumasok na ritong mga Agagamba boys nga na nagagaling pa sa ibang lugar. Ayon sa Station 9 ng Pasay Police, galing pa ng Cavite at Las Piñas yung ibang nabibiktima ng mga galing sa NAIA dyan sa may Pasay, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Raffy Tima.